Hello mga kamaster, tayo po ay magre-repair ng aircon. Sabi ng customer, nag-yellow po yung evaporator coil nila at hindi na masyado lumamig sa ilalim ng room nila. Tara, check natin. Yan. Buksan natin. Unang i-check natin ay yung kapasitor, then overload, then kunan natin ng resistance yung compressor, yung winding niya or history, para sa susunod alam natin kung ano yung history sa compressor motor, yung winding resistance niya. Unang gawin natin, iningan muna natin, medyo marumi na rin. Yan. Shout out nga pala dyan kay Master Lon Santrinsis, my idol, at siya po ay nagbablog at nagre-repair ng mga aircon, refrigerator at iba pa. Maraming salamat Master Lon sa pagbigay at pag-share ng iyong kaalaman at sa pagtuturo sa akin. God bless you po. At sa yan, tanggalin natin to. Padaan lang. Please, para click subscribe. Hindi mag-shorted. Click notification bell. Select all para updated kayo lagi sa aking mga video. At sa laging sumusubaybay sa aking channel, salamat sa iyong suporta at laging sa panonood. Maraming salamat po. Hindi ko na po kayo iisahin pa. God bless all po sa ating lahat. Sundan nyo lang yung video ko at tatapusin nyo panoorin para marami kayong matutunan at para may idea kayo sa inyong mga appliances. Yan, yung thermostat. At sa mga kulay bagong technician, katulad sa akin, bago rin ako. Yan. Dapat tanggalin to. Maraming salamat. Tapos, Hermes, yung blue. Hems yung blow, tanggalin. Connection sa compressor. Then yung common, yung kulay black. Yan, lagyan natin ng tip. Ay, na. Ito na lang, lagyan natin.
Yan mga master, yan yung aircon, tinihingan ko na, tapos na. Tapos ito yung isa. Yan. Kaya nagbabara yung tubig dyan kasi walang butas. Butasan ko rito para hindi maging mag-stack yung tubig dito. Kaya ganun ang nangyari sa mga pins. Kinakalawang kasi nag-i-stack yung tubig. Yan, butasan natin yan with soldering iron. Butasan natin rito. Yan. Butas na. Yan. Paano ba mag-check ng kapasitor? Ayan, yung value niya is 17 plus 48. Check natin. Yung test prod, ilagay dito sa common. Tapos, ilagay sa pan. Dapat may kuha tayo na 4 UF. Yan, 4. Yan, 4 UF. Okay, good ang kapasitor niya sa pan. Lipat naman natin sa Hermes para sa compressor. Dapat may makuha siyang 17 UF. Ayun. 14.85. May problema na yung kapasitor niya kasi yung mababa na yung capacitance niya. Dito sa spec niya is 17. Ang nakuha niya is 14. Yeah. Ito yung sa may-ari. 17 plus 4 UF. Ito yung bago binili ko. 17 plus 4 UF. Testry natin kung ano yung pinagkaiba nila. Ito, select natin sa capacitance. Yan. Tapos ilagay natin yung test pad sa common. Ito yung common. Ito yung sa may-ari na ano, ha, kapasitor. Lagay natin sa pan. Ayan, 4.29 UF. Lagay natin sa Hermes. Ayan, 14.96. Lagay naman natin sa bago na kapasitor. Lagay natin sa common. Then ilagay sa pan. Ayan, 4.44. Good. Dito naman sa Hermes dapat 17 yung makuha natin something. Ayan, 17.53. Di katulad dito, 14 point something na lang. Mababa na yung capacitance niya. Ayan, hindi na po pasok siya sa tolerance na 5%. Kaya sira talaga to. Okay pa naman to, pero medyo may tama na siya. Ayan, ibalik na natin rito. Ito yung sa compressor, ilagay natin sa Hermes. Dapat di ka magkamali maglagay para hindi sasabog o hindi masisira yung compressor. Yan, ilagay natin sa Hermes. Kung naguguluhan ka, may naman dito diagram. Kung marunong ka magbasa, sundan mo lang to.
as yung pan ito galing sa compressor o sa pan motor, ilalagay natin sa pan. Atin ito i-pitch para hindi mag loose connection. Kailangan matigas to. Yan. As itong apat sa ano to. Oops. Baliktad pala. Dito pala sa Hermes. Muntik na. Kailangan double check. Ito yung apat para to sa common. Lagay natin isa-isa. Yan, ayusin lang para hindi mag-lose contact. Yan. Yan mga master, tapos na, double check. Ito galing to sa pan motor. Ito yung supply nya sa Puryo Ip, kulay brown. Ito naman yung blow galing sa compressor, supply sa Hermes. Yan, itong mga apat na to, ito yung common. Yan, ibalik na natin. Ito, lagay dito, dapat tumutunog to. Yan, din ilagay sa continuity check. Dapat may tunog siya. Ayan. Yan yung good yung, yan yung good na overload. Pero pag patay-patay yung sounds niya, ibig sabihin sira siya. Yan oh, narinig niyo naman. Natin start to running. Yan. Kano ba? 11.9 or 12. Yan, kuha natin ang amperahe. Ilagay natin sa amperes. Ilagay natin dito sa blue. Diyan tayo kumuha sa blue. Galing yan sa plug, para makuha natin yung tamang tirahe. Ayan, saksak natin. Yan yung amperahe niya, 1.7 something. Yan, umandar na siya. Observe, observe. Ayan po, nag-yellow na po siya. Ito. Mamaya to mag-moisture to mamaya pag good siya. Ayan. Ayan, nag-yellow ito. Banda. Mamaya mag-moisture yan. Tapos yung amperahe niya, ayan, 2.0 something. Ayan, hindi na makita. Pero nakalagay dito, ha. 2.0 something amperes. Ito. Ayan, 2.0 something amperes nakalagay. Hindi na makita kung ilang yung point niya eh. Parang 2.8. Ilan ba to? Ayan po.
Ayan po yung tamang ano niya. Amperay sa digital clamp ammeter. Dito mababase mo kung yung compressor niya, kung wala nang freon, bagsak na yung amperay, pero ito tumama naman kasi nakalagay dito 2 point something. Ayan. Tapos yung nag-yellow kanina, nagmo-moisture na. Ayan. Ibig sabihin, condition yung ano natin, aircon. Ayan mga kamaster, ilagay ko na sa lagayan yung aircon nila. Ayan, malamig na yung buga ng hangin. Ayan, maraming salamat po.